Umarangkada na ngayong umaga ang pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography sa nabulgar na umuli sa buwatan ng mga doktor at mga pharmaceutical companies. Ayon kay Senator Christopher Bongko na siyang chairman ng komite, kailangan nilang busisiin ang integridad ng ating public health system. Kung totoo man ang iniulat na sa buwatan ng mga doktor at mga pharma companies, isang uri ng unethical practice na pairali ng sistema ng multi-level marketing scheme sa bentahan ng mga gamot. Tinukoy ang pharmaceutical company na Belkens Pharma na pagmamay-ari ng mga doktor. Para kay Goon, dapat ang mga doktor ang manguna sa pagsunod sa ethical standards. Giit ng senador, mahalagang protektahan ang kabuuan ng public health system at karapatan ng mga pasyente. Hindi mo na masama na magnegosyo ang mga doktor, ngunit hindi ang multi-level marketing scheme sa pagreseta ng gamot. Nilinaw ni Go na hindi nito kamag-anak ang CEO ng Belkens Pharma na si Luis Go. At naniniwala itong kakaunti lamang ang mga doktor na sangkot sa gawaing ito at mas marami pa rin ang mga tumutupad sa kanilang sinumpa ang tungkulin. Napakahalaga umuno ang papel ng mga doktor sa ating public health system na napatunayan ng panahon ng pandemya. Kaya't hindi dapat mawala ang tiwala sa kanila ng ating mga kababayan. Dumalo sa pagdinig ang mga may-ari ng Belkens Pharma, mga opisyal ng Department of Health, Food and Drug Administration, Philippine Medical Association at iba pa. Binigyang din naman ni Senator J.B. Hercito na naghain ng Senate Resolution No. 1011 upang ito ay membestigan na mismo mga doktor ang lumapit at nagkumpirma sa multi-level marketing scheme ng isang pharma company. Nice nitong malaman kung ano ang epekto ng gawaing ito ng mga doktor at pharma company sa halaga ng mga gamot. Kasunod ng kanyang isinulong na Universal Healthcare Law upang maging affordable ang halaga ng mga gamot para sa mga pasyente. Tumatanggap umar ng malalaking komisyon ng mga doktor na kasama dito. Maliban sa mga biyahe sa abroad, ay may mamahaling relo, sasakyan, condominium unit at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, sama-sama tayo, Pilipino.